dito lang kami sa labas ni Milo. Ito ang gusto niya, yung naka-chill lang eh. Kanina nagtatry kaming maglakad-lakad din sa likod. Kada lalakad siya, siguro kada 20 steps, hihiga. Tapos pag may nakikita ang aso, biglang high energy. Pero hindi naman niya tinatawalan lahat ng aso. Ano lang, meron lang siyang pinipili. Hindi ko alam kung bakit eh. Pero yun na nga, getting to know na at least medyo nabawasan yung kagat-kagat niya sa akin na in fairness ha. Huwag lang sanang mausog kumbaga. Pero yun nga, yung tinry naming training kung paano niya i-resist na i-bite kami, medyo gumagana na. So hopefully magtuloy-tuloy na, yun na yung mag-work sa kanya. Kasi, yun na nga, very playful na lang papi pa. I know, yan ang gusto mo eh. Umulan na eh, kaya pumasok na kami eh. Gusto mo lang naman manood sa labas eh. Oh, see? Alamig ano? A few moments later. Nakakuha ako ng schedule sa vet tomorrow. Mag-check up na siya. Tsaka yung kailangan kasi niya nung sa vaccine na booster. So, yun. So, nandito kami sa garahe kasi tinatry ko siyang ilakad-lakad nang hindi nagre-react. Kaso, ang lola niya, nakalimutan ko ang treat. Pero, tignan natin kung mapapasunod ko siya ng walang treat para hindi naman laging treat, diba? Na-bored ka na? Ha? You bored? You wanna walk? Ito kasi ugali nito na ilalakad mo, no? Tapos, pag hindi niya kung saan niya yung gustong pupunta, bigla na lang siyang hihiga. Kaloka. Nantay ko yung yung libreng harness na ibibigay sa kanya. Kaya yun, dito lang muna tayo. Excuse the basura. Tsaka mga bote na aming ibebenta. Yung itsura niya, kakulay niya yung sofa. The next day. Ayan. Hi, Milo. Andito kami sa vet. Magpapa-check up siya for the first time na nasa amin siya. So, to have yung aming appointment. Mamaya ko, siguro mga 5 minutes before papasok ako doon kasi hindi ko alam kung maraming aso sa loob. Titingnan natin. Nice ba? Sino yan? 28.5 already. Oh boy. Intuitive it is. Yeah. You know. Tapos na kami sa vet. And so far okay naman siya. Natuwa yung vet sa kanya tsaka yung mga tao dun kasi nga hindi siya agresibo, napaka-behave daw. Yan, tingnan nyo. Kailangan magbawas nito ng tiyan. Nandito kami sa yung highway ng, yan, white mud na yan, nakikita ninyo. Nilalakad ko siya. So, dalawa kami kailangan mag-exercise. 2-in-1, di ba? Ayan. Habang wala pa masyadong, hindi masyadong mainit at saka wala pa masyadong doggy-doggy here. Kasi baka maging reactive siya. Although yung mga dumadaan naman kanina, friendly naman siya. So far, so good. Hinihingal ako. Gusto tumakbo. Milo! What's that? Milo! What is it? Lakad tayo! Huwag kang higa ng higa! Ang tamad mo na naman. Let's go! Come on! Milo! Come on. Good boy. Tapos na kami maglakad dalawa. Dumating na yung in-order kong crate niya. Ito kasi hiniram lang namin sa friend ko. Pinahiram lang ng friend ko. Ayan, yung nakita kami. Mura ngayon sa Amazon. So, kinuha ko na. Kasi nga, sakto yung size nito sa kanya.
Mulan na. Kala ko makakapaglakad-lakad kami dito. Hindi na kami makakapaglakad at malakas ang ulan. Ah, Milo, asan ka na? Mas lalong mainit yan kasi naulan. Tayo na lang natin si na kuya tapos uuwi na. Sa bahay na lang tayo manggugulo. Meanwhile... Belly rubs. Oh, yeah. Belly rubs. He loves the belly rubs. Oh, yeah. Oh, gosh, keep rubbing the belly, guys. It's itchy. Oh, yeah. Oh. You'll be your my brother when you're... A few moments later. Kadik ito. Ana. Oh, talaga. Talaga naman. Namiss mo si tatay. Nakadikit lang siya, oh. Oh, yung ginagawa mo, Joel, pati ko. Yung hindi na niya. Look, look at his tongue. Poor big guy. Wala na. Yes, sir. Hindi mo naman makita kasi. Alrighty, my friends. Pinata time. 700 candy just spawned in. Sino yan? Si kuya? Time to get super stacked. Hey, here we go. Let's break the pinata. You already know how this kid works.